yan. At ang ikat ng linggo ay tinatawag na Gaudete Sunday. Magala, alina po at samahan niyo akong magnilay ng isang simpleng salita. Mga kapatid, ang Gaudete ay isang salita na nangangahulugan na magalak ka sa gitna ng ating pagpipenitensya bilang paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo ay parang nakaaninag ng isang liwanag ng pag-asa. Kaya nga, magalak, kayo'y magalak dahil alam natin na darating na ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ang kulay ng kandila na ating sinisindihan sa ikatlong linggo ng Adviento ay kulay pink. Sumisimbolo ang pink ng kagalakan. Para bagang sa iyong sa gitna ng iyong pagpipenitensya ay biglang nagliwanag. Biglang nagliwanag at babalik ka sa iyong pagpipenitensya. Kaya nga kulay pink. Mga kapatid, kapag ikaw ay nagagalak, nangangahulugan ba ito na ikaw ay nagsasaya? At kapag ikaw naman ay nagsasaya, nangangahulugan ba ito na ikaw ay nagagalak? Mga kapatid, mas malalim po ang kahulugan ng salitang kagalakan. Ang kagalakan ay mas malalim ang kahulugan. Alam po ninyo, mga kapatid, mayroon pong isang nagsabi sa akin, eh, hindi raw sila. Hindi kami masaya, Father. Hindi kami masaya ngayong Pasko. Kasi wala kaming pera. Wala kaming pang noche buena. Pero nagagalak na rin kami. Nagagalak na rin dahil alam nyo, alam naman natin, nung unang Pasko, yung banal na pamilya ay walang-wala naman talaga. Wala silang pera. Wala nang maibayad. Walang pambayad sa matutuluyan na nagdadalang taong si Maria. Pero nung ipanganak naman ang ating Panginoong Jesucristo, ito ay nagdulot ng kagalakan, hindi lamang nung unang Pasko, kundi sa buong mundo. At magpasa hanggang ngayon, dama natin ang kagalakan yan dala ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi ang kagalakan ay bumubukal sa kalooban, sa puso ng tao. Hindi dahil sa mga nangyayari sa paligid natin. Ang kagalakan ay bunga ng ating relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon sa Ebanghelyo, mga kapatid, ang halimbawa natin ay walang iba kundi si Juan Bautista. Ang kanyang kagalakan ay bunga ng kanyang kababaang loob. Kanyang kababaang loob. Bagamat siya ay napagkamalaang isang Mesiyas, isang propeta, tinatanong nga sa Ebanghelyo, ikaw ba isang propeta? Ikaw ba ang Mesiyas? Ang tatang sagot ng ating propeta si Juan Bautista, hindi ako ang Mesiyas. Tanggap ni Juan Bautista kung sino siya, kung ano ang kanyang misyon. Ang misyon ay yon ay yung ihanda ang daraanan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinabi rin niya, hindi ako karapat-dapat ni magkalag ng kanyang pahiyapak. Tanggap ni Juan Bautista, mga kapatid, ang kanyang tungkulin na ihanda lamang ang daraanan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay pagpapakumbaba ni Juan na dito nagbumubukal ang kanyang kagalakan. Kaya nga, mga kapatid, tularan natin si Juan Bautista na naging mapagpakumbaba at dahil sa kababaang loob, dito nagbumubukal ang kanyang kagalakan. Kaya nga, maging mapagpakumbaba tayo upang malubos tayo ng kagalakan. Magandang araw po sa inyo.